Ready. Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalikan yung kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kipagbigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, you one and only, payong kaibigan. And on today's video mga kaper, sa balitang Saudi po muna tayo. At magandang balita po yung ating pag-uusapan, especially po para sa ating mga kababayan na may hurub po na status dito sa Saudi Arabia. Alam naman po natin guys na napakahirap po, nagtayo po ay may complaint po yung employer na tayo po ay run away, di ba? Or absent from work, di ba? Kasi guys, tayo po ay declared na undocumented at illegal resident na po dito. So anytime po na mahuli po tayo ng mga authority ay pwede po tayong magmulta, makulong at ma-deport sa Pilipinas at mahihirapan po tayo na makabalik po ng Saudi Arabia. But with the latest update po mula po sa Ministry of Human Resources and Social Development ay pwede na pong makancel yung hurub status na yan without the consent or kahit wala na pong pahintulot ng inyong employer na nag-file sa inyo ng hurub. Considering these four conditions. So yan po yung ating pag-uusapan on today's vlog ni Payong Kaibigan. But before, syempre we proceed sa ating main topic, syempre isi-shout out po muna natin, di ba? Yung mga last time na sumunod po sa ating instruction. Kaya guys, panoorin nyo pong mabuti, tapusin nyo po yung video natin para at least kayo po ay may chance na ma-shout out din sa ating next vlog, okay? So shout out po muna kay Sir Roger Albenia, kay Ma'am Analisa Rodriguez, kay Ma'am Lyodi Capones, kay Ma'am Filipina Mix Vlog, kay Sir Nilo Yo, talagang marami pong salamat sa laging panonood at hindi po pag-skip ng ating mga ads dyan. Thank you so much. Thank you din po kay Sir Manolito Lorenzo from Jeddah, kay Ma'am Jade Taratingan, kay Ma'am Darmina Aklamel, kay Spinner, thank you so much, and of course kay Ma'am Tess Manuel. So later on po yung ating second batch ng ating shout out. So ito na nga po yung detalye, ito pong ating snapshot, 'di ba? Yung mga bullet points na ito ay courtesy of course ng Saudi Buzz. Allowing cancellation of hurub without employer consent with this condition. So una pong condition, kung ang employer nyo po ay kung employer facility po ay hindi na po nag-i-exist. Pangalawa, if the facility status is under process and employer has not opened another file for the facility. So ito pong pangatlong condition ang medyo makaka-relate po ang marami at madali po natin itong ma-check. If the facility is located in red zone and has not committed to documenting contracts of the workers. So, ibig sabihin po ng red zone doon, yung nitakat status po ng inyong employer na nag-file sa inyo ng hurub ay nasa red zone. Ibig sabihin po ng nitakat, yun po yung Saudization program dito sa Saudi Arabia. So color-coded po yun kung nagko-comply po yung mga establishment, mga private establishment dito sa Saudi Arabia. Pag green po yung status ng inyong employer, ibig sabihin sila po ay compliant or sumusunod po sa Saudization program dito sa Saudi, syempre. Ibig sabihin, nag-i-employ or nagpapatrabaho po sila ng enough na Saudi citizens. And then, pag nasa red naman po yung kanilang status, ibig sabihin, hindi po sila sumusunod. Sila po ay not compliant. At yun po yung condition na pwede po kayong pwedeng ma-cancel yung hurub status nyo pag yung employer po ay nasa red status. At para po ma-check natin, madali lamang po. Para ma-check nyo kung inyong employer ay nasa red status, ilalagay ko po yung link sa description box at sa comment section, di ba? Pupunta po tayo sa website ng Ministry of Labor. At yan po yung magpa-pop up. Ang ilalagay nyo lamang po dyan, either po yung border number nyo, yung passport number, o yung pinakamadali po ay yung ICAMA number po natin. Ilagay nyo po yung ICAMA number nyo, yung inyong nationality, syempre Filipino, at ilagay nyo po yung code. And then, i-click nyo po yung search. Pag lumabas po dyan na red, ibig sabihin po, pwede na po kayong, kung may bago po kayong employer, nakahanap po kayo ng bagong employer, so pwede nyo pong kausapin yung
bago nyo pong lilipatan na ayun na nga, pwede pong makancel yung hurob status ninyo. So in my case, chinek ko po yung status ng aking employer. Sa awa ng Diyos, nasa green naman siya. Nakalagay po dyan, green. High green, ganyan-ganyan. Next, and next po na condition, if the firm has not committed to wage protection. So, ibig po sabihin nito, isa sa mga condition para masabi po na employer natin ay sumusunod sa wage protection program ng Saudi Arabia ay kung sila po ay nagpapasahod through bank. Okay? At alam naman natin, pag through bank po yung remittance ng ating salary, yung expat worker po ay may naka-assign po yan na WPS number. Diba guys, pag through bank po yung remittance ng ating salary, madali po sa gobyerno ng Saudi Arabia para ma-check kung yung inyong employer po ay on time po sila na nagpapasahod. At alam naman po natin, pag delay po yung sahod, kung delay po magpasahod yung isang employer, ibig sabihin, sila po ay may violation sa Saudi labor law. Okay, let's move on. Company wishing to transfer worker services must meet the following. So, ayun po guys, kung kayo po ay may nahanap na employer, di ba? So, ano po yung kanilang gawin? Kung kayo po ay nasa hurob status, at eto na nga po, na-proven nyo na pasok po kayo doon sa kondisyon na nabanggit at pwede po kayo makalipat. So, dapat po, yung inyong employer na nililipatan ay magkaroon po ng electronically certified letter in which the employer who wishes to transfer the worker's services ay obligado po siya na bayaran lahat po ng kaukulang gastos, di ba, sa inyo pong paglipat. And then, provides the necessary conditions and controls to complete the procedures of transferring service of expat worker to the new company mentioned in the second item of Article 15 of the Executive Regulations of Saudi Labor Law issued on that date. Okay? At ito pa guys, just additional information, pag ang inyo pong employer ay nasa red status ng nitakat na yan, hindi po sila pwedeng makakuha ng mga bagong visa, diba, para po mag-recruit ng bagong foreign employee. And then, hindi rin po sila pwede na tumanggap ng ibang empleyado. Kunyari, mga local transfer. Hindi rin po sila pwedeng tumanggap kung sila po ay nasa red zone ng nitakat. And then, hindi po nila, ito po nga po yung pasok doon sa condition na nabanggit po natin early on, hindi po nila mapipigilan yung empleyado nila na lumipat sa ibang kumpanya na sa green status po ang nitakat. Okay? And ito po, unfortunately, kung nasa red zone po yung inyong employer, hindi po marirenew yung inyong ikama. Hindi rin po sila makapag-change ng profession ng kanilang mga employee. And then, finally, pag nasa red zone po sila, hindi po sila pwedeng makapag-open ng new branches. Gobyerno po ng Saudi Arabia has many options or conditions na pwede pong ipataw sa mga private establishments para po sila ay pilitin na mag-comply doon sa nitakat or Saudization program. Otherwise, marami pong sanctions na pwede po na matanggap po nila na talagang hindi po naman nila gugustuhin. Okay? So, yan po yung ating update on today's vlog ni Payong Kaibigan. At para po kayo may chance na may shoutout sa ating next vlog, ay mag-comment lamang po kayo dyan. Anything, di ba? Related or not sa video na ito with the hashtag hurob. Okay? Ngayon po, second batch na po ng ating shoutout before we end this video. So, mega love. Shoutout po kay Mr. Kabulakbol TV, kay Sir Bonifacio Alaba, kay Mar Cahida, kay Jane Padua, kay Ma'am Graceful Pagaduan, kay Winterland ng Norway, kay Mario Ringor, kay Alan Ray Hermilio, and kay Ma'am Loida Adriano. Okay, so marami pong salamat guys. Hopefully, nabigyan po kayo ng update, di ba, ng mga paglilinaw. Kung meron man po kayong gusto pang itanong, ay ilagay nyo lamang po sa ating comment section dyan sa baba at ipilitin po nating sagutin sa lalong mabilis na panahon. Just in case na alam ko po yung isasagot sa inyo, ha? Okay, marami pong salamat. Always stay safe, guys.
and God bless. Ready.